Good morning guys! Panibagong araw, panibagong buhay na naman! Magandang umaga po sa ating lahat, magandang gabi at magandang tanghali sa ang sulok ng mundo! Ayan guys, sa video na ito, isipapakita ko sa inyo ang aking morning routine na aking ginagawa kada umaga. So every morning guys, is nag-check muna ako sa aking YouTube channel. Of course, para tinitingnan ko kung dumadagdag ba ang mga views sa aking YouTube channel. So ayan, nag-search lang tayo ng mga ganyan kada umaga. Pagkatapos ko mag-search guys, is babangon na ang inyong lola. So, bigat pa ng katawan ko dyan. So, nag-exercise ako. Ganyan pong exercise ko kada umaga guys. Banat-banat tayo ng buto. At pagkatapos yan, kailangan na natin i-off ang fan. So, dito guys, wala kaming aircon sa bahay. Ito, nagtitipid kami sa kuryente. Ang mahal ng kuryente pag may aircon. Lalong-lalo na sa akin, nasa loob lang ako ng bahay at puro aircon po ako pag nasa loob ako ng bahay. So, electric fan lang meron kami. Pagkatapos yan, of course, pagkatapos mong gumising sa umaga, kailangan mong maghilamos at magsuklay ng buhok. Ayan po ang routine natin. No? Kailangan malinis tayo sa umaga, guys. No? Kakain ako, tapos hindi pa ako nagtututbrush. OMG, bacteria is real. So, ayan guys. So, alam nyo guys, itong buhok, ang bilis niyang humaba, ewan ko nga. Ewan ko, kasi last month lang ata ako nagpagupit ng maikli. Tapos, ang haba na naman, ang napapansin ko kasi sa buhok ko guys. Sa tuwing lagi kong iniipit, lagi siyang humahaba. Hindi ko alam na. So, ayan nga, na-share ko lang sa inyo. So, ayan, magtututbrush na tayo ng ngipin. So, kada umaga, guys, dapat malinis ang ating ngipin para pagkain natin is madudumihan na naman later. So, ayan, ito nga palang banyo namin, guys, is maliit lang, no? Good for two people lang talaga itong apartment namin, no? Hindi pwedeng may... Siguro kung may anak man kami, sa kanya yung isang kwarto pero hindi na tayo magkakaanak. So, yung isang kwarto guys is medyo malaki pero nandoon yung mga cabinet namin. No? Nakikita ninyo sa may left side, dyan namin nilipat yung bed namin kasi naman nandoon yung bintana. Oh. Sa pagbukas nyo ng bintana dyan guys, is yung makikita nyo is yung view sa labas. Kasi sa kabilang kwarto guys is pag ano binuksan niyo yung bintana makikita niyo kabilang building. So nag-decide na lang kami na ilipat yung bed sa kabila para yung mas malakas kasi yung hangin diyan sa kabilang kwarto guys no pag inopen namin yung window. Pero may time talaga na walang hangin at may time na sobrang lakas ng hangin. At ngayon nga, umuulan na naman. Ang weather today is maulan. So, gusto ko sanang pumunta ng beach. Pero dahil sa maulan ng weather, hindi kayo makapunta. Anong gagawin namin sa may beach na umuulan? Sobrang lamig doon. Ayan guys, nasa balik na tayo sa video. So, naglihilamos din ako ng mukha. No? Face is need to be clean para mukhang maganda sa video, of course. So, pagkatapos nating maghalamos is on the go na tayo sa may kusina. Maghanap tayo ng pagkain guys, ta nagugutom na ako. So, kaninang pagising ko, talagang empty ang aking chan guys. So, dyan, nag-iisip pa ako kung anong gusto kong kainin. Kung iinom ba ako ng coffee, or magbe-bread lang ako, or kakain ako ng kanin with hot dog and egg. So, ang napag-desisyonan ko is kumain ng kanin with hot dogs and eggs. So, ayan guys, yung video na yan is nagpe-prepare na ako ng food ko. So, naisipan kong kumain ng kanin guys this morning, no? Pero pag lunch guys, hindi na ako kakain ng lunch. Magpuputas na lang ako. Yung kakainin ng asawa ko for lunch is pasta kasi kinain ko na yung kanin. At hindi na ako magluluto ng kanin mamayang tanghali. So, pasta na lang ang food niya later.
At ayan ang aming lounge area at saka kusina. Nakikita ninyo yung video na yan. Oh, may hati lang siya sa gitna. Kasi dito sa apartment namin, guys, is hindi naman masyadong kalakihan. Simple, pero maganda naman yung style. Kasi nagustuhan ko talaga yung style na yan, na kaya binili namin yung apartment. So, ayan, nagbukas na tayo ng ref. At yan ang hotdog. So, hindi po siya Filipino hotdog. Brazilian hotdog po siya, no? At kukuha rin ako ng tan-tan-tan-tan-tan. Dalawang egg! Ayan ang aking tanghalian! Ay, umagahan pala. At yan, dahil hindi ko pa dinira yung mga plato at ipinasok sa cabinet na katambak doon. So, mamaya ko na lang yan ayusin pagkatapos kong kumain ng umagahan ko. So, ayan, nagpiprepare na tayo dyan. Dahil sa madali lang siyang luto, and of course, fried lang naman, no, hotdog, tsaka egg lang naman ang ipa-fried ko. So, ayan, unahin na natin ang hotdog bago ang itlog. So, ayan, nagpa-fried lang ako. Bali, guys, ang kakainin po is tatlong hotdog lang. So, ganito palang itsura ng aming kusina, guys. May exhaust fan kami, at yung washing machine namin is naandun. So, yung washing machine na ginagamit namin, guys, is automatic po siya. So, pag nilagay niyo yung damit ninyo, automatic dry na paglabas, no? Tsaka, maliit na paglabas. Hindi ko alam, kasi itong washing machine na to, guys, sa total lang, pag naglalaba ko yung mga pantalon ko, lumiliit ang bewang niya. So, ang bewang is sobrang liit na po, hindi na po nagkakasya sa aking bewang. So, ayun, at saka may galon din kami ng tubig dyan. Ayun ang iniinom namin, guys. So, may bili kami ng digalon na tubig. So, magkano siya? I think 7 real per gallon at yung binibili namin. 7 real per gallon siya, guys, no? So, dalawang galon yan at yan. So, ito lang yung style ng aming kusina, guys. Bali, sa kusina namin is may dalawa kaming lavabo, which is doon sa may laundry area. Sa laundry area is may lavabo at sa paglulutuan dito sa may mga may lavabo din kami pang hugas ng plato. Separate ang lavabo ng mga pang laundry at pang hugas-hugas, no? At saka dito, guys, is may exhaust fan din kami rito. So, minsan hindi ko na ginagamit ng exhaust fan na yan, guys, no? Minsan ginagamit ko, depende sa mood ko kung gusto ko mag-exhaust fan. Kasi may bintana naman tong kusina namin. So, i-open mo lang yan at lalabas din yung amoy. So, ayan, guys, natapos na akong magluto ng hotdog. So, pagkatapos ng hotdog is ilalagay na natin ang itlog. So, dyan na dinidirekta ko na yung itlog sa fan, guys, no? Ayan, siguro, tingin po sira itong isang itlog na naluto ko, guys. Kasi hindi na umatlog sa loob ng shell. So, pero niluto ko pa rin siya. So, meaning na sumakit ang chan ko means nakakain ako ng masamang lasa ng itlog. So, at ngayon pa naman, pagkatapos ko kumain, tapos na ako kumain, is wala pa naman ako nararamdaman. Baka later, pag sumakit ang chan ko means yung itlog na yun. At yan ay maglalagay tayo ng asin. Of course, kailangan natin ng may lasa ang ating itlog. So, ayan, wisik-wisik, patik-patik lang tayo mga guys. At yan, doon namin nilalagay ang mga things pang luto namin sa loob ng cabinet. So, nakikita ninyo itong kusina namin, wala kaming masyadong gamit sa lababo kasi nasa loob lahat ng cabinet yung mga things namin. Ayaw namin ng napakadaming gamit sa taas ng lababo. Ayaw din ng asawa ko yun. Gusto niya kasi maraming cabinet sa loob ng kusina. Ayan, guys, antayin na lang nating maluto ang itlog. Ay, antayin nating matoasted, no? So, ang gusto ko kasi sa itlog, guys, is hindi masyadong toasted.
Dahil sa naluto na yung food, guys. So, iaano na natin tong table setting ko. Table setting ko. Sayo ko madamihan yung lamesa kasi nililinisan ko yan. So, ang lamesa namin, guys, parang salamin sa kaputian niya, no? So, ayokong nadudumihan. So, ayun, guys, nakikita ninyo, wala yung asawa ko kasi napakaganyang umalis. Ako lang laging mag-isang nag-uumagahan. So, minsan, kumakain kami ng tanghalian together. Pero, hindi kami nagdi-dinner masyado, no? Pag gutom yung asawa ko, like, gutom siya pag gabi, na dumarating siya is kumakain lang ng cornflakes or sandwiches. So, ayan, kumuha lang ako ng ketchup kasi ng hotdog at saka egg ang aking ulam for this morning. At kumuha rin ako ng cola. Of course, kailangan natin ng pantulak sa pagkain na. So, habang kumakain ako, guys, is nanonood ako ng movie sa aking phone, no? Ayan ang ginagawa ko. Hindi ako kumakain ng hindi nakapanood ng kahit na anong pwedeng mapanood. So, kinuha ko yung isang phone at tayo ay manonood. Ayan, may nahanap ata akong movie na gusto kong panoorin. Hindi ko siya napanood yesterday, so tatapusin natin siya. Pagkatapos kong kumain, guys, is kailangan na natin linisan yung pinagkainan natin. So, nilagay ko yung ketchup sa loob ng ref at alisin na natin to. Ayan. So, itong lamesa kasi dapat malinis every time na kumakain kami. Ganon. So, kasi sinasasi, yung asawa ko lang naman kasi nagdudumi dito sa lamesa, no? Kasi before, kasi pag nagtatrabaho yung asawa ko, sa lamesa siya nag-work. So, yung mga things niya, mga laptop niya nasa lamesa. So, naalikabukan kasi hindi ko nililinisan. So, ayan. Pwede na natin yung mga kanin. Itong makalat talaga ako kumain, guys. So, ayan. Pagkatapos niyan, guys, is pupunta tayo sa may lounge area. Yan, nakikita niyo yung video na yan. Ayan ang aming lounge area. Diyan ako nanonood ng TV. So, pagkatapos kong kumain is kailangan kong manood ng TV. Kailangan mag-relax ang aking tiyan. At mamaya ko na lang huhugasan yung mga platong pinagkainan namin before. So, ayan, nanonood na ako ng sa Prime. Sa Prime ako nanonood, guys. No? Kasi ang TV namin may connection siya sa YouTube, sa Prime at saka sa Disney. Ayan lang ang pwede mong mapanooran. So, may pinapanood ako sa may Prime na horror movies. Yes, guys. Mahilig po tayo sa horror movies. So, ayan. Inon ko na siya. Ayan yung pinapanood ko, guys. Ano siya? Ang title niya is Tok Tok. Ata? Yung ang story niyan is may bata siya, may kapatid siyang babae pero hindi niya nakilala kasi yung mga magulang niya is diba, tinago nila kasi yung kapatid niyang babae is may pagka monster yung itsura. So dahil sa natakot yung mga magulang niya is tinago niya yung anak niya sa isang bodega or abandoned place sa loob ng bahay. Ayun, guys, kinuha ko yung electric fan kasi mainit siya, no? Ayan. Tapos may kinuha pa ako sa loob ng kwarto. Ayan, upuan. Anong gagawin ko sa upuan? Tamayso pa naman, panlagay ko sa aking legs. Kasi pag nanonood ako, guys, gusto ko nakataas ang aking legs. So, ayun lang, guys, ang ating for today's video. Sana na-enjoy ninyo. See you soon. Bye-bye!